Magkano po? Eh, 30 po isa. 30 isa? Ah, sige po. Dalawa po. Dalawa po? Opo. Ate, pinaghiwalay na kayo. Kasi parang nawalan ng crush ko pala eh. Ah, bakit? Nawalan sila ng... Pinaghiwalay na kayo. Ba? May kape po? Apo. Ano po ba yung mga kape niyo? Ito na lang po, original. Apo. Magkano po? 12 po. Ah, okay. Sige po. Back to my channel. I hope you can hear me clearly kasi as you can see, wala po ako sa quarry site. Pero nandito po ako sa Freedom Park ng Cabanatuan. So dito ako nag-decide na magpunta this Sunday. Parang hindi ko mahanap si kuya na sumama sa akin dun sa quarry site. At ayoko magpunta at mga has na magpunta dun na ibang tao na naman po ang kasama ko because alam nyo naman, mahirap na. Safety first. Diba? Mahirap na po. Lalo na medyo liblib yung quarry site po na yun. And then at the same time, anything can happen. Anything can happen. So I decided to go to a public place wherein alam niyo po to, may view, ayan, nakikita nyo, may nature. And then at the same time, this is something that you can really go to, libre, dito sa Cabanatuan City when you visit. So, ngayon, nandito ako. This is where I decided. Sorry if it's a bit noisy, kasi ang park po na to, nakagitna sa dalawang Calar Street at saka ng Burgos, I think. Burgos Extension. Ayan, so mga kaibigan. So, ayan, may mga sound system pa. So, ayan. So, mamaya, ililibot ko kayo sa park. Nakita niyo po ako na bumili ng bibingka. Ayan. Just for everybody to appreciate, dito po sa Cabanatuan, 365 days ang mga bibingkahan. Ayan. Medyo nako-conscious lang ako kasi may mga taong nagbabadminton sa park. And that's what you expect in a park. Hindi mo siya masosolo, lalo na it's a public park. Ayan, libre pa siya. So these are the bibingka that I bought earlier. So sinabi ko nga kanina, Cabanatuan makikita ang 365 days na bibingkahan. Bukas po sila halos 24/7. Ayan. So kung naghahanap ka ng bibingka kahit hindi po Christmas season, dahil usually sa ibang places sa ibang places tuwing Christmas lang po ang bibingka. Wala lang. Ayan po. So just in case you want to know, ayan ito siya. Ayan, bibingka. So syempre, shout out ulit sa kaibigan ko na si Joanne Sara B. De Jesus kasi idea na naman niya. Nasabi niya mag-almusal ka. Enjoy the simple pleasures. Well, I like the idea. I do like the idea, simple pleasures. Kasi lalo na po ngayon nagkaroon ng pandemic, parang mas appreciate ko ngayon yung mga simple joy. Really hear me? Ayan. So, kumakain ako sa harap nyo, di ba? Ayan. So, bumili din po ako ng yung bibingka po dito, galapong yata. I don't really know. Bahala na kayo. Kayo na mag-judge kung galapong o harina ang bibingka dito. But I know, bibingka here are good. Ayan. Kahit pa paano po. Okay naman. So, ayan. Sabi niya, simple pleasures are made special. Depende lang yan sa'yo kung paano mo titignan. No extravagance. So, kung titignan mo po, ayan o. My background is a free background. I know people are looking at me right now, pero kibs! Diba? Hindi naman ako papakainin ng mga opinion ng tao. Hindi din naman tayo papa... Hindi naman ako mamamatay sa opinion nila. Diba? Pero, sa channel na to, please bawal po ang bashing. Kasi lagi ko sinasabi, kung ano ang lumalabas sa bibig mo, kung ano ang sinusulat mo, at kung anong klase ang mga ginagawa mo, it reflects the kind of upbringing that you had. Alam niyo po yun?
Kasi it also reflects the kind of person who you are within. Diba? Kung nagsasabi ka ng masama, kung nagsasabi, naninira ka ng kapwa, at saka lagi ka na lang, alam mo to, wala ka nakikita maganda sa kapwa mo. It really says something, it really tells something about you. So, please, no bashing. So, enjoy the simple pleasure. So, ito nga po, bumili ako ng bibingka, and then kanina, nakita nyo kay Manang, bumili ako ng 12 pesos na kape. Ayan, so nakatulong na ako. Nakatulong na ako sa ekonomiya. At least nakapagbigay na ako ng kita kahit pa paano, di ba? I mean, do something little to your neighbor. Naalala ko pala po, bago ano to, kumakain ako dito ng bibingka. Sana mag-viral. Diba? Si Ivana Alawi, maglaba lang, millions na. Ako sana pag kumain ako ng bibingka, pagkain lang ng bibingka ng Cabanatuan, sana mag-viral. Alam mo yun, naalala ko lang bigla. Para kahit pa paano, ano mo to, mas dumami naman yung kumain ng bibingka dun sa ano to sa plaza. You can see them at Plaza Lucero, yung mga nagbibingka po dito sa Cabanatuan. Hindi ako yoko na talaga mga fancy. Ayan. Pakialam nyo ba, di ba? Kasi alam nyo, parang sa akin, unang-una hindi po ako social at wala akong pampera pansosyal. Pangalawa, ang dami na mga kumakain sa mga masasarap na restaurant. Tulungan naman natin yung mga hindi. Alam mo yung mga small scale businesses, yung mga small to medium businesses. Tulungan naman natin sila. Parang yun yung naiisip ko lagi. Parang, although, naiintindihan ko naman, sakali kasi, ang mahirap kasi sa Pilipinas, alam niyo po to, sana kung may mga nanonood ng mga small scale businesses dito, sana kasi, alam niyo yon, yung kahit pa paano maging presentable lahat. Maging presentable po lahat. Kahit nasa kalsada lang po yung tinitinda natin. Sana malinis, sana kaaya-aya. Minsan kasi, 'di ba? Ayaw naman nating i-risk yung ano natin, lalo na kung pagkain ang pinag-uusapan. Ayaw nating i-risk yung health natin just because of the ano to? Just because of the sanitation, alam niyo po to, lack of sanitation, lack of hygiene. Excuse me, talaga nagbe-burp po talaga ako. So sana, kahit pa paano po, yung mga small businesses, kung nanonood man kayo, kahit po nasakali yung inyong mga paninda, para naman po maging kaaya-aya, sana naman po, medyo malinis naman yung environment. Kasi ako din po talaga, ayoko naman kumakain ng pagkain na hindi din malinis yung environment, hindi malinis yung lutuan, hindi po malinis yung ano. Minsan nakakatakot. Although sa bahay ko naman, hindi naman po ganun kalinis ang bahay ko. Pero I say to it, lahat po ng mga kinakain ko, nililinis ko naman bago ko po. Ano, and I handle them properly. So, a piece of advice lang po sa mga small businesses na mga nagbebenta ng street food. Para naman medyo maging attractive naman sa karamihan at para ma-suportahan naman po kayo ng karamihan, mas maganda po yung malinis. Naintindihan ko naman po. Ayun mo yun, naintindihan ko naman na minsan lack of pondo din. Kaya minsan, ano po, inuulit na rin yung mantika kung nagluluto man tayo. Pero konting linis naman. At saka, quality versus quantity. Huwag nyo pong tipirin. Honestly, pupuntahan kayo ng mga tao. Ayun, tingnan nyo to. Oh. Malinis naman. Kaya sabi ko kanina, tinanong ko kung bago ba to. Bago naman. In fairness naman, mukha naman bago. Malinis. Ayos yung pagkakabalot. Nakita nyo naman din po, nakapintura pa sila, di ba? Yung mga ano nila. So, malinis naman po. Kahit pa paano. So, yun. Kahit pa ulit-ulit po ako ng sinasabi. Ayusin lang po natin para naman suportahan kayo. Lalo na ng mga madlang people na may kaya. Kasi minsan, syempre, di ba, maganda pong kumain sa malinis. Sa maaliwala. So, kahit nasa kalsada kayo, see to it na maganda po yung lugar ninyo, malinis po yung lugar ninyo. Ay, nalaglagan man eh. Ay, ang bibingka pala. kahit nasa kalye lang po tayo, maging kaaya-aya. Pati yung ano natin, pati yung itsura po natin, gandahan nyo na rin. Linisin nyo na rin po. Maganda po yung malinis ang kuko. Lalo na kung nagbebenta ka ng buko juice, maganda po malinis ang kuko. Diba? Tsaka proper handling naman. Hindi po sa maselan ako ha, pero suggestion ko lang naman, para mas lalo naman kayong, para lalong ganahan na puntahan ng mga tao. Ayan. Suggestion ko lang naman yun.
Ulit-ulit. Freedom Park is called Freedom Park na may langgam ngayon sa ano ko, sa kamay ko. And then this has two parts. So napapansin mo sa likod, sa napapansin niyo po sa likod ko, parang may construction o may tinakpan po sila diyan. Yes, the other side is now being renovated. So itong pinapakita ko sa inyo, ito po ay renovated park. Ayan, renovated side of the park. Ayan. So alam niyo po, nung nag-uumpisa to, nung nandito po ako, hindi po ito ganito. Hindi ito ganito kalinis, hindi ito ganito kaayos. Pero previously daw, maganda daw to. I'm not sure for whatever reason. Pero I guess that is something na, alam nyo to, siguro at this point, I would say na, I think it's the public's responsibility also, not only the government, to maintain this kind of attraction. Kasi the government is providing the people with this one, di ba? I think it's our responsibility as citizen and as concerned citizen of the place where we live. Kagaya nito, itong Freedom Park na to na part ng Cabanatuan. I think ito ay responsibilidad ng bawat nakatira sa Cabanatuan City to keep it, to maintain it. Kahit hindi mo pa kaalyado siguro ang gumawa, kahit hindi mo pa siguro gusto ang mga namamahala, for as long as it's public property, for as long as it's supposed to be kept by the public, I think it's our responsibility to clean it, to maintain it. Tulungan natin, 'di ba? Tulungan natin ang gobyerno. Huwag tayong puro reklamo na walang ginagawa. Puro tayo talak sa gobyerno, pero ayun, parang it's our responsibility. Kaya ko 'to sinasabi kasi habang nagsushoot ako ngayon, may nakita akong plastic, 'di ba? Yung mga nagiiwan dito ng pagkain. Sana naman i-maintain naman nila, 'di ba? Inayos na nga 'to eh. Pag hindi ayos, nagrereklamo. Pag inayos, 'di ba? Pag inayos ang isang bagay, pwede naman natin sinisira. So, sana naman tayo. It's not a political advertisement, ah. Baka naman may mga nakikinig po sa akin dito at baka may mga ano po. This is not a ano po. Parang sa akin, awareness din. Inaayos naman ng gobyerno, 'di ba? Inaayos naman ng gobyerno, inaayos naman ng mga namamahala. So responsibilidad naman ng bawat mamamayan ang i-maintain naman yung mga public places na ganito kasi sayang. Kasi sa totoo lang po, when I started visiting this park, hindi ito ganito talaga. Hindi ka makakaupo sa totoo lang. Hindi ka din makakapag-stay. And it's not even kaaya-aya to the eyes. So ngayon, medyo naayos na siya. So I think a lot of people are seeing the ano po. So thanks to the government at thanks to the people who are maintaining it and thanks to the people who are concerned. Pero yung mga majority sana nagpupunta dito, sana naman i-maintain na po natin, 'di ba? Huwag na tayong mag-iwan ng basura. Yung simpleng plastic natin na nakita ko kanina. So obligado tuloy ako kasi nabanggit ko, 'di ba? Nabanggit ko, obligado tuloy akong pulutin yung basurang hindi naman sa akin. Ayan. So nakakalat kayo sa public place. Ilan mo, malinis tayo sa bahay natin. 'Yun yung lagi ko sinasabi. Kung malinis tayo sa bahay natin, dapat malinis din tayo sa kapaligiran natin kasi it's also our house, 'di ba? Not because it's not ours technically, pero dinadaanan natin 'yan. It's the sky is the roof on top of our head. So it's our house. So ano natin? I-maintain din natin yung kapaligiran because that is also an extension of our home. Huwag naman kayong ang linis nyo sa bahay nyo pagdating sa yung lahat naman ng basura ng bahay nyo, kinakalat nyo naman sa labas. Huwag naman ganun, 'di ba? So yun po. Wala lang, may pinaglalaban ba ako? Yung kape kasi matapang. So pinaglalaban. Ayan. Happy na to know na one of my cousin, Rika Leonard from the United States, endorsed my channel to some of her friends and one of her friend na may channel na It's Me Chong commented and watched my latest video on the quarry site. So if you haven't seen it, please do check it out. She said napanood niya daw po ng buo and then she's from the United States. So shout out to Miss It's Me Chong
And I hope you do also subscribe to her channel. Ang ingay talaga. Sige. Tricycle capital of the Philippines talaga to. So, napansin nyo, wala kayo na halos makitang or marinig na sasakyan kung hindi tricycle. Marami pa po yan, mga kaibigan. Sunday lang ngayon, kaya medyo konti. So, aside from Miss It's Me Chong, ayan, shout out din kay Tito Eljan Lopez, yan, for subscribing to my channel. Hi, Tito Eljan, long time no see. Ayan. And then to Ate Mina, Mina Meneses. Ayan, Tita Mina, Ate Mina. Ayan po, nakasama ko si Ate Mina. Schoolmate ko siya sa Holy Angel University. Ahead po sila ng ilang years. Ilang years, kaya nga po ate. Ayan, so nakasama ko po siya. Ayan, so Ate Mina, I hope you're doing great. So ilan din po, talaga meron akong listahan. Meron akong listahan kasi para naman po mag-appear na marami akong mga followers sa channel na to. Wala lang. So, if you're not a subscriber yet of my channel and if you would like me, if you want me to be encouraged to do more videos, please do subscribe. Ayan, lalo na kung taga-Cabanatuan ka, supportahan nyo naman ako. Isa po akong dayuhan sa inyong lugar. So, supportahan nyo naman po ako dito. Diba nagmakaawa? No. Alam nyo, magsasubscribe ka sa isang tao or magpo-follow ka sa isang tao, you idolize that person. Remember, not because meron siyang i-return na favor sa'yo. That's not the good way. Pero, alam nyo to, you idolize somebody, you subscribe to somebody's channel and you follow somebody based on how much they contribute to your persona. Do they add something to you? Do they add value to you? Pag napanood mo ba sila? Pag pina-follow mo ba sila? Alam nyo to, na-enlighten ka ba? Na-encourage ka ba? Na-inspire ka ba? If that would be the yes, if you will be answering yes to those questions, then I guess you have to. You have to follow those people because they give positive effect to you. Never follow somebody that will influence you to do something bad. Yun naman po ang isang bagay na alam nyo to, I would like to emphasize, gumagawa ako ng content so that it can provide positive effects sana sa tao, pero I don't want ako is sana pag malaki na yung channel at marami na po akong subscriber, I hope I can still further influence younger generations to be good and not to be bad, because everybody is born with both yin and yang, eh, 'di ba? Pero what is important is you emphasize your goodness, show your best foot forward. Yun, parang ang haba ng sinabi ko, 'di ba? Wala lang, ako lang po talaga yung tao na alam niyo to, ma-adlib basta may naisip, dakdak. But I hope I'm making sense, and I know I'm making sense for some people, but not too many. And yun ang tatandaan ko, yun ang lagi kong tinatandaan, that whatever I do, with whatever I say, alam nyo, people will always say something against you, eh. You, because you can't really please everybody. And I'm not supposed to please everybody. Ayan, sabi ko nga, kung ayaw mo itong pinapanood mo, skip! Diba? Kung ayaw mong makikita ako sa feed mo, then block! Diba? Ah, napakadali lang. Kesa yung mairita ka, tapos magko-comment ka, magbabash ka, alam nyo yun. May mga freedom tayo. So, you really can't please everybody. Never try to please everybody. Ang importante lang na piniplease para sa akin, ha? Para sa akin lang po ito, si Lord at ang pamilya natin at yung mga tunay nating mga kaibigan. Yan lang ang mga taong piniplease. Yan. Pero yung mga taong, alam nyo to, wala namang ambag sa buhay. Sorry. Sorry for that term. Alam nyo to, baka naman kasi dakdak silang dakdak against us, pero mas marami pa pala silang, alam nyo to, baho. May galit ba ako sa mundo? No, I'm just simply saying na, alam nyo to, normal lang na may taong hindi may gusto sa'yo, pero huwag yun ang mga taong pagtuunan mo. Mas pagtuunan mo ng pansin yung mga taong nagkakagusto sa'yo, masaya sa'yo, diba? Kasi yun ang mas importante, hindi na yung mga nagagalit. Kahit wala kang ginagawa naman, Diyos ko, ang mga tao, lagi na lang yung may pintas, lagi na lang yung may, hindi na yung mga nakontento, diba? So, dun ka sa mga taong may gusto sa'yo, and never mind the people that don't like you. Because honestly, you really can't please everybody.
So going back. Going back, discussion pala to. Ayan. So, greetings kay Regina Bumanlag Kayanan. Ayan. Jerome de la Cruz, Charmy Torres, Joshua Silvestre, Camila Crisostomo, Catherine Singian Dominguez, Tita K, Ate Emily Manlapas Lison, Paula Pineda, Jay Dairit Hizon, Mads Alvarado, Glesi Santiago, and the 91 others who reacted on the video that I posted on FB. Dahil yung teaser ng YouTube vlogs ko, nilalagay ko po sa FB personal account ko para sa mga friends ko, para hingin ang kanilang suporta. And so far naman, I'm loving my friends and my family because they do, some of them support me. Pero syempre, hindi naman pwersahan yan, di ba? May kanya-kanyang, ano yan, may mga kanya-kanya tayong karapatan. So, hindi ko minamasama yung mga kaibigan ko, tsaka yung mga pamilya ko na hindi sumusuporta sa akin, sa channel ko na to. Pero mas binibigyan ko po ng ano to ng prioridad yung mga pamilya ko at saka yung mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin. Ayan, so marami pong salamat sa inyo. Naiiyak ako, promise, charot lang. Simula po nang nag-lockdown nung March, honestly, para na po kung ano to, para na akong ermitanyo sa bahay. Homebody ako, pero ayoko naman pala na sobra napaka nasa lagi ka na sa bahay. Sa totoong buhay lang po talaga, hindi siya nakakatuwa pala pag lagi ka nasa bahay. Kaya kailangan ko pong lumabas. So, kahit po wala akong face mask na yun, ulitin ko lang, baka biglang merong makapag-comment bakit nasa labas ako pero wala akong face mask. Honestly, wala naman po kayo nakikita tao sa paligid ko, di ba? Opo, meron tao pero nandun sila sa stage. I think mga nasa 30 feet ang layo talaga nila sa akin. So, bumahing man mang ang mga yan, so, malas ko na lang talaga ang layo ng tinalsikan ng mga laway po nila, di ba? So, as you can see, wala naman po talaga. May naglalakad sa likod ko, pero naka-face mask naman siya. Tsaka malayo yan. Ano po yan? Parang may 6 feet to 10 feet ang layo. So, I'm observing naman po. Protocol naman. Ayan, mga kaibigan. At saka, ang pangit po kayo magsalita na nakatakip na nakatakip ang bibig. Parang, alam nyo to, baka lalo nyo akong hindi marinig. Yun lang naman po ang inaalala ko. So, ayun po, I'm following safety protocol. So, mamaya, ililipat natin doon sa hindi doon sa nire-renovate na part para makita niyo yung difference dahil talaga malaki na po ang improvement ng park po na to. Paggabi. Ayan, paggabi. Ayoko lang pumupunta paggabi kasi parang well, pumupunta ako dito paggabi but I don't really stay that late here. Unang-una for safety reason. Pangalawa, alam niyo yon. Wala lang. Wala nang gagawin ko dito gabi na, di ba? Magpapahinga na lang po ako. Yan. So, talagang, alam nyo po, hindi ako lumalabas ng bahay kung hindi na rin kailangan. So, good thing, meron akong vlog na I try to keep weekly content dito. So, kung gusto mo pong ma-update dito, just tune in every week in this channel. So, every Sunday, I try to upload and make a video po. Ayan. So, kung hindi ka pa subscriber, please do subscribe. Ayan. Total, ang tagal-tagal na rin naman, napanood mo na rin to hanggang ditong part, mag-subscribe ka. Renovated side ng Freedom Park. So, sabi ko nga po sa inyo kanina, papakita ko sa inyo yung pinakita ko kanina pala, yung renovated side dun sa kabila. And then, ito po yung hindi pa nare-renovate. So, ito yung
original na nadatnan ko din dito. Ayan. So, ito yung mga nakikita nyo. Ayan. So, meron po ako mga clips na kinuha din dito sa lumang side na to para at least mapagkumpara natin pagbalik ng ilang taon. Ilang taon. Ayan. So, depende siguro to sa budget. Depende sa bilis ng pag-release ng mga budget. Ayan po. So, sana ma-renovate ito agad para mas lalong maging kaaya-aya sa publiko. And again, sabi ko nga, sana kapag na-renovate naman po ito, yung mga tao ng Cabanatuan, pag malasakitan niya naman po ito. Dahil tayo din naman, minsan ang naninira ng ating mga kalikasan, ng ating mga kapaligiran. So, pinahiram lang sa atin to. We might as well alagaan natin yung ipinahiram sa atin ng po may kapal. Yan. Blessing na binibigay po sa atin. So, i-handle natin. So, ito yon. Ito yung lumang side ng Freedom Park. Ito yung nire-renovate ngayon. So, kung napansin nyo dun sa, mapapansin nyo pala dun sa mga clips, malamang may nakita kayo mga construction, may mga nakita po kayo nakasampay ng mga damit. Kasi minsan, yung park, or oo, yung park po na to, minsan may mga natutulog, yung mga homeless po ba, na ano to, dito natutulog, yung mga wala pong matirahan, dito din sila, kung may libreng tubig, minsan dito din sila siguro naliligo, tsaka nagsasampay, tsaka naglalabas. So, ito na rin yung nasisilbing bahay po nila. Yung government, ibigyan naman po ng project. Parang pagtuunin din nyo po ng pansin yung mga homeless po natin, mga kababayan. Dahil, alam nyo po to, minsan yung mga homeless at saka yung mga pulubi po sa kalye, sometimes it also reflects the kind of government and the kind of leadership one area has. So, kapag maraming pulubi, pag marami pong pakalat-kalat, parang hindi din po magandang imahe yun sa mga sa liderato. So, mas maganda po na walang pulubi kasi ang pinapakita po natin is progresibo talaga yung ano po natin, yung syudad natin, yung lugar po natin, at pinagmamalasakitan po natin ng totoo yung mga taong nasasakupan po natin, regardless kung mayaman yan, mahirap yan, basta pantay-pantay po ang tingin natin po sa kanila. So, siguro panawagan din po ito sa mga sa government na kung maaari yung mga homeless, yung mga pulubi, sana bigyan nyo naman po ng project. Huwag natin silang gamitin for political agenda, pero sana gamitin po natin sila bilang tunay na malasakit sa pagsiservisyo sa mga tao, dahil sila po ang tunay na nangangailangan. Hindi naman po yung mga Juan de la Cruz na nagtatrabaho talaga. Although nangangailangan sila ng inyong servisyo, hindi yung mga kaibigan lang po talaga natin, yung mga kakilala po natin, pero pag malasakitan natin yung mga alam natin na nangangailangan po talaga. So please government, pag po na-renovate po sana ito, sana kasama ng renovation mabigyan po sila yung mga homeless, mabigyan naman po sana ng mga housing, at kung maaari, kung wala silang trabaho, sana po ay mabigyan po sila ng ng trabaho. So panawagan ko lang naman po yun. Ayan. So thank you very much. So this is the unrenovated side of Freedom Park here in Cabanatuan. Siyempre, para na naman akong engot, tinitignan ako ng mga tao. Ayan, so thank you very much. Thank you very much for watching this video. Thank you very much to the government of Nueva Ecija for providing us with a Freedom Park, a renovated Freedom Park. And alam ko, tinatapos pa po nila yung isang park ng Freedom Park. Maraming salamat. And thank you very much for tuning into this channel. And thank you very much for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up. If you would like to leave your comment, ano bang mga places dito sa Cabanatuan ang magandang puntahan, then please comment down below ano yung mga magagandang places na nire-recommend mo na hindi na feature o hindi na bibigyan ng emphasis, baka kaya nating puntahan, baka kaya po nating i-feature, mga kaibigan. So comment down below. And also, if you're not a subscriber yet of my channel, please do subscribe to my channel. Ayan, show me some love, show some love Cabanatuan. Ayan, so marami pong salamat. And I hope you will have a great week ahead. I hope you stay positive no matter what's going on with our lives. And always remember, keep on smiling, because yan ang pinakamagandang bagay na pwede nating ilagay sa ating pagmumukha. And it does not only give us positivity, but it also passes positivity to other people. Ayan, contagious po ang ngiti. So lagi po tayong ngumiti kahit gaano kahirap ang ating buhay. And once again, this is your host for Single Mind saying, God bless you, ingat lagi, stay safe, always wear your mask, face shield, and always bring some alcohol with you when you go out. Ayan, thank you!